Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell. Simulan na natin! Dahil sa quarantine ay sobra na akong naboborit sa bahay at bihira din kami mag-hangout ng friends ko kasi di sila pinapayagan ng parents nila kasi ang dami pang COVID cases noon. Kaya last December 2021 ay naisipan kong mag-apply ng work at sakto bakasyon naman na. Ang dami kong in-applyan through online application kaso ang hirap makapasok kaya nag-board na lang muna ako sa city at doon nag-submit ng resume ko personal kasi baka pala rin pag personal na. After ilang weeks ay sa wakas may tumawag na rin sa akin. Isa siyang fast food sa loob ng SM dito sa Bicol. Hindi ko nababanggitin yung specific na pinagworkan ko. After ng dalawang interview ay nakapasa ako at pinapasok din agad. Dahil sa December nga ako nag-start sobrang busy na ng store noon kasi nga peak season at madami talagang customer. Nung una kong linggo ay okay naman ang lahat so far. Maliban nga lang sa nakakapagod talaga kasi walang tigil yung pagdating ng customers. Pangalawang linggo ay parang nakakaramdam na ako ng kakaiba. Parang palaging may nakatingin sa akin. Lalo na sa may kitchen part pero dahil sa lagi akong pagod ay hindi ko na yon iniisip. Not until nangyari sa akin yung hindi ko inaasahan. Naglilinis na kami ng paunti-unti. At that time ay take out na lang kinukuha naming order kasi closing na. Nung oras na yon, dalawa lang kami sa front, yung manager ko at ako at dalawa din ang nasa kitchen. After ko mag-refill ng batels ay lumipat na akong kitchen para maghugas. Kasi pag nagsimula ng maghugas ang kitchen staff ay mahihirapan na akong sumingit. Habang naghuhugas ako ng mga baso ay nag-uusap kami ni Coach Kevin at nagtatawa na nang biglang may nagring ng bell sa may counter area. So agad akong lumabas kasi baka yung manager ko yun, pagkalabas ko ay wala namang tao, kaya bumalik agad ako sa loob ng kitchen. At sinabi ko kay coach na wala namang tao. Sa takot ko ay nagmadali na akong maghugas para makauwi na at pagkalabas ko ay kakarating lang ng manager ko at ng isang staff sa kitchen. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig kasi ng mga oras na may nagring ng bell ay dalawa lang kami nun sa store. Kasi nag-CR yung dalawa naming kasama. Pagkatapos nung nangyari sa akin ay 8 PM pa lang ay nag-aayos na ako paunti-unti. Nag-i-inventory na ako at naglilinis sa stock room. At naghuhugas agad ng lagayan ng drinks para pag wala ng customer ay baso na lang hugasan ko at magmamap na lang ako ng floor at maglilinis. Nakaugalian ko na ito kaya madalas ay 9:30 pa lang ay tapos na ang trabaho ko. At mag-aantay na lang ng 10 para mag-out. Akala ko okay na nun ang lahat kasi wala naman na akong nararamdamang takot. Bandang 9:30 ng gabi, araw ng Lunes, ay konti lamang ang customer namin kaya ng mga oras na yun ay nag-close na ang store. At nagbi-breakdown na ng benta ang supervisor namin at kami namang staff ay naglilinis at naghuhugas na. Maya-maya habang naghuhugas ako ay tinawag ako ng staff sa kitchen kasi may narinig daw siyang naglakad papasok sa store kaya naisip ko na baka customer ito. Kaya lumabas agad ako para sabihin sa customer na close na kami. Habang papalapit ako ay wala yung supervisor namin pero focus ulit ako dun sa customer na pumasok at nakita kong maputik yung sapatos ng babae kaya bigla akong na-stress. Kasi mahihirapan na naman akong maglinis. Pero pagkalapit ko ay agad siyang nagsalita. Pwede ba akong mag-order ng fried chicken? Yung anak ko po kasi nagugutom na. Ang sabi ko, ay sorry po ma'am, close na po ang store at nakalinis na rin po sa kitchen. After ko sabihin yun ay napayo ko yung babae sabay hinawakan ako sa kamay. Paghawak niya sa kamay ko ay bigla nagtaasan ang balahibo ko kasi sobrang lamig niya talaga. Kaya napabitaw ako sa hawak niya at kasabay nun ay. Tinawag ako bigla ng supervisor ko nakakapasok lang sa store. Sabi ng bisor ko, anong ginagawa mo dyan? Magsasara na tayo. Sir, may mag-order daw po kasi na babae, ayon po. Tinuro ko yung babae na nasa likuran ko, pero wala akong nakita na babae at kahit putik ay wala akong nakita. Sabi ng bisor ko, ha? Wala namang tao.
Sige, nabilisan na natin, gutom lang yan, girl. Pagkarinig ko noon ay nagmadali akong umuwi at nakalimutan ko na ngang mag-biometrics dahil sa takot. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitystarvlogshorrorstories@gmail.com.